hindi dapat kaawaan ang rebelding grupong National People's Army ayon mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Banta ng Pangulo, ititigil na niya ang pagtanggap ng mga rebeldeng nagbabalik loob sa pamahalaan. Wala nang surrender. Because you are a cruel and brutal people. You do not deserve mercy. Pati yung mga babae, anatakihin ninyo. Hindi na rin anya sila maituturing na revolusyonaryo, kundi mga simpleng kriminal dahil sa pagiging brutal ng mga ito. Pwede rin anyang arestuhin ang mga ito kahit walang warrant. Nagbanta rin siyang tatapusin na ang mga miyembro ng MPA na gumagawa lang anya ng rebelyon 24 na oras sa isang araw at gumagawa ng karahasan sa mga komunidad pag hindi sila nabibigyan ng pera. Why do I need to have a warrant? By the fact that you are a rebel, you are a 24-hour violator of the revised penal code of rebellion. E puro criminal na yan sila. I do not consider them revolutionary. They are just plain bandits. And that is the way we should treat them. Nanindigan pa ang Pangulo na hindi magdideklara ng tigil putukan kahit pa sinabi na ni CPP Founding Chairman Joe Masison na ititigil nila ang pag-atake bilang selebrasyon sa kanilang anibersaryo at holiday season. Samantala, handa rin si Duterte na payagang humawak ng armas ang mga barangay captains at ilang katutubo. Ito ay para maprotektahan ang kani-kanilang nasasakupan, partikular sa mga rebelding grupo. Dagdag pa ng Pangulo, handa niyang bigyan ng legal na suporta ang mga kapitan sakaling makapatay ang mga ito ng mga miyembro ng MPA habang ginagampanan ang tungkulin. Nga po sila. Basta magdalag armas. Ang ayaw pa nimo, ignore mo. Ginaingnan akong NPA ron. Ibilin ang armas. Unya, muadto ka sa mga inyong kaigsuunang lumad. Ingna sila nga naakay armas na adya nimo gibilin. Unya, ang imong dato, imong chieftain, may makuha dito. Ayaw pagdala-dala o armas o kadgaron. Nagmula na ko, rako, kasdan. Kaya ang ako, pusila nga patyon yun. Matatanda ang November 2017 pa nang itigil ang pistok sa mga komunista dahil sa serye ng pag-atake nito kontra pamahalaan. Jamie De La Rosa, Newslight.